What's up mga Kasyonatics? Welcome back again sa ating channel. So today para sa video content natin, meron tayong Nike Precision 6 dito na dalawa. Ito yung Panda na Nike Precision 6. So i-compare natin silang dalawa kasi ito is original and then yung isa is fake po. Sa unang tingin mga Kasyonatics, hindi mo talaga ma-identify kung ano yung original at fake na Nike Precision 6 Panda. So itong hawak natin ngayon mga Kasyonatics, ito yung legit, original, hindi siya peke mga Kasyonatics, ayan. So ganito yung itsura ng sapato. So ang colorway combination niya is black and white lang mga Kasyonatics, ayan. So napakaganda nitong Nike Precision 6 Panda na to kasi yung kulay niya talagang mababagay sa lahat. Ayan. Tapos ito yung ano mga Kasyonatics, ito naman yung peke natin mga Kasyonatics. So magkamukha lang talaga siya. Yung mga gumagaya talaga sa mga legit na sapatos, magagaling silang gumaya. Pero ang pinakaiba niyan mga Kasyonatics, magkakatalo ito sa mga material na ginamit syempre. So unahin muna natin yung box mga Kasyonatics. Check natin, i-compare natin yung fake versus original doon sa box niya. Tignan natin mga Kasyonatics kung ano yung pinagkaiba. Ayan, so left side original, right side fake. Ayan, so mas mahaba yung box ng original mga Kasyonatics. Ayan, kitang-kita naman natin sa video. And then yung box ng peke mga Kasyonatics, iba yung nakalagay. Ayan, so black white lang siya, tapos iba yung description compared dito sa original natin Kasyonatics, nakalagay black, white, black, nor blank. Ayan, so yan yung nakalagay natin sa original mga Kasyonatics. Nga pala mga Kasyonatics, kung bago ka lang sa ating channel ay inanyayang kitang mag-like, mag-share and mag-subscribe. And i-click mo naman yung notification bell button para ma-update ka sa mga bagong uploads natin. Ayan, so tuloy na natin mga Kasyonatics itong comparison natin ng fake versus original ng Nike Precision 6 Panda. Ayan, so may tag siya dito no, yung peke mga Kasyonatics merong tag na plastic. Ayan, so sa original natin mga Kasyonatics wala talagang ganyan. So malalaman mo yung sapatos pag peke, pag may tag na plastic na ganon. So di naman siguro lahat, pero I think yung mga ibang original din, like for example yung mga nagre-resell ng mga ganito, syempre binibigyan din nila ng tag, pero tignan natin. So i-compare natin compared dun sa mga peke tapos sa legit. Ayan, so medyo makinis yung black na midsole nitong original compared dito sa fake mga Kasyonatics. Ayan, so makikita natin yung pag medyo konting difference lang naman, pero hindi siya nagkakalayo. Ayan, dito naman sa kabilang side, ayan, so ganito lang din, parehas lang naman din, medyo mas makintab lang yung midsole ni original compared dun sa fake. So sa materials talaga nagkakatalo mga Kasyonatics. Although talaga pag titignan mo, pag malayuan na yan, hindi mo talaga mako-compare. Ayan, so dito sa insole mga Kasyonatics ng fake, ayan, ito yung isa pang pagkakaiba niya doon sa original mga Kasyonatics. Ayan, so white yung insole yung peke mga Kasyonatics. Ayan, so tanggalin natin para lang at least makita natin. Ayan, so white yung nakalagay na insole, which is black talaga yung official na color ng insole niyan mga Kasyonatics. Ayan, so dito sa original, ayan, papakita ko na lang sa inyo, ito yung original insole niya mga Kasyonatics. Ayan, so black siya dapat. For the laces naman mga Kasyonatics, ayan, so ito yung peke natin mga Kasyonatics, medyo makapal yung lace niya and then magaspang and then parang magkakahiwalay-hiwalay yung stitches niya compared dito sa original natin mga Kasyonatics, medyo mas pulido yung pagkaka-stitches nito and then smooth lang siya. And then dito naman sa tongue niya mga Kasyonatics, ayan, so compared din natin, medyo mas malaki yung butas ng konti nitong peke compared dito sa original. Ayan, mas smooth din siya and then mas maganda yung stitches niya. And then dito naman sa may ano natin mga Kasyonatics, tignan din natin itong sa may outer sole niya mga Kasyonatics. Ayan, so
compared dito sa peke natin mga kasyonatics, ayan, makikita natin medyo mas maputi itong fake kaysa dito sa original natin mga kasyonatics. And then yun sa traction pattern niya mga kasyonatics, kung mapapansin nyo parang yung bilog na traction pattern niya dito sa original, iba dito sa peke. Ayan. Okay, itry din natin on feet mga kasyonatics itong Nike Precision 6 Panda. Unahin na natin itong peke. Ayan, so pang malayuan mga kasyonatics, hindi natin masasabi kung original or peke itong suot natin. So for this first pair na sinuot natin, ito yung peke mga kasyonatics. Para sa akin naman is okay lang naman din magsuot ng peke na sapatos sa court. So nasa sa atin yan kung paano natin dalhin. And then ito naman is spiky din. Ayan, try natin. Okay na din to mga kasyonatics itong peke na Nike Precision 6 Panda. Komportable naman din sa paa, and then mukha namang tatagal. Try naman natin mga kasyonatics itong Nike Precision 6 na original mismo. Syempre pag sinabing original mga kasyonatics, mas matibay yan, mas tatagal compared dun sa peke. Kasi syempre premium yung mga materialis na ginamit dito sa sapatos. Ayan, iba talaga pag original yung sapatos mo mga kasyonatics. Iba yung comfort na nabibigay nito sa paa natin. Ayan. So try din natin tong spike check mga kasyonatics. Ayos na ayos mga kasyonatics, madikit siya and spiky itong original. Syempre, yun talaga yung expected natin, pero di papatalo yung peke natin. Spiky din yun and then madikit din. Price comparison naman tayo mga kasyonatics. So price nitong Nike Precision 6 Panda fake versus doon sa original. So unahin natin tong original mga kasyonatics. So ang presyo nito mga kasyonatics, 3,495 SRP kung hindi ako nagkakamali. Ayan, so mabibili mo yan sa mga legitimo na store like Nike. And then dito naman sa peke natin mga kasyonatics, sa mga nagbibenta ng sapatos na peke, nabili ko lang to ng 1,900 pesos. So parang half siya na, half siya ng price nung original. Pero goods na rin itong peke na Nike Precision 6 Panda. Matibay naman siya. Siyempre, depende pa rin yun sa inyo mga kasyonatics. Sa akin kasi, hindi naman importante kung original or peke yung sapatos natin. Ang importante, nakakapaglaro tayo, meron tayong panglaro. Yun lang ang importante. Siyempre, sa budget, magkakatalong mga kasyonatics. Kung original man or peke yung sapatos mo, kung saan ka masaya, doon na lang tayo mga kasyonatics. Yun lang masasabi ko. Ayan, so salamat sa panonood mga kasyonatics. Hope na nagustuhan nyo itong video. Bye-bye!